Florida Tabian, Wilma Domingo, Vanji Villanueva and family, Bong and Helen Adon and family, Bobby Castillo, Attorney Jeffrey Coronado, Carol Coronado, Martinez family, Lydia Cascasan and family, Zinia De Sagun at Carmelita Umali. Panalangin para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Jasmine Sibeldia Lim, Amalia Henyoso, Efren Alcuber, Desiree Aranas, Larilyn Puntinieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Samantha Julia Berakit, Roseni Correa, Rowena Vergara, Evangeline Lacap, Sharina Harley D., Zenaida Arce, Chairwoman Violeta De Sena, Eric Chan Rehuso, Alma Macario, Rafaelito Francisco, Carl Mangondayaw, Stephanie Chelsea Carrion, Sharon Co., Gertrudes Machuca, Estrella Gomez, Melen Chamande, Emmanuel Diaz, Chelsea Corsino, Joel Madarang, Enrique Alfaro, Angeline Mendoza, Renato Uy, Sofia K. Elpa, Jacob Villanueva, Ismael Cordon, Ofelia Monleon, Zenaya Sagun, Rebecca Hesup, Angel May Bugayong, Lina C., Robin Joy Cantos, Box Lauron, Freddy Nandres, Joselito Lim, Emilia Bildan, Renato Bulanadi, at Amon Laceste. Panalangin para sa natatanging kahilingan ni Lalu Alcover, Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayag and family, Jerry Manzano, Hernando Quaterno, Arcelia family, Lydia Cascasan, Patrick Escota, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Gillette Yopanco, Christina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Freya Martinez, Nikki and Cha Martinez, Aherico Pexon, Vanji Villanueva and family. Panalangin para sa mga kaluluwa, Iladario, Dorotea, Father Odon De Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino De Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Chestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Rochelle Cabanayan Morales, Reynaldo, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Reggie Melo, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites Calara, Mirna Mendaño, Jose Noli Colinares, Luisa Bersaba, Cirilo, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Carangan, Florentina Agulto, Domingo Go, Jaime Coronado, Benjamina Agulto, Rosaro Santos, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Angelina Pineda, Dr. Julianito and Lorna Mercado, Teresa Navarra, Jaime Agulto, Jesus Jr., Reynaldo Cascasan, Basilia, Loriano, Marciana and Nicolas, Marta and Lazaro, Christian, Roque, Victorio, Bricio, Paz Lago, Sergio, Rosalinda, Angeles, Catalina, Seferin Sr., Noel, Leonora, Rufina, Ismael, Jose and Soferania, Alejandro, Francisco and Asuncion, Juanito, Dominga, Antonio, Saturnino, Corazon, Felix, Vicenta, Sergio and Rose, Manuel and Angeles, Lydia, Mary Ann, Angela, Alex, Alhan, Zoe, Restituto, Simon, Claire, Zacarias and Macaria, Andres, Josefa Alcover. Isama rin po natin sa ating panalangin ang kaluluwa ni Pope Emeritus Benedict XVI. At panalangin para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Zeni Baricanosa at Venus Morancil. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanos sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama,
para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan, sa pagdalangin ng Mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo pong lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang hain kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ulitin po natin. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Tugon, pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Tugon, pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tugon, pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa aki tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Tugon, pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nina Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Huling araw na po ng ating ika-apat na linggo sa karaniwang panahon. Naka-apat na linggo na po. So, mamayang gabi, yung transition para sa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Kamusta ang inyong buong linggo? Ha? Sino mga nagtatrabaho sa inyo? Yung iba, ano na? Asa. Siyempre, iba nagtatrabaho, hindi man sa trabaho sa opisina, iba nagtatrabaho sa bahay. At hindi nauubos ang trabaho. Pag naubos ang trabaho ng opisina, tsak, magsasara na yan. Kaya sana ma-appreciate natin yun, no? Na habang may trabaho, pag-igihan din naman natin. No? Ibigay natin kung ano yung hinihingi sa ating lahat. Ganun din naman, pag sa bahay, mga gawaing bahay, hindi naman natatapos at hindi nauubos. Nagpapalit tayo ng damit, nagluluto tayo, kaya hindi yan mauubos. Napapagod tayo. At normal naman yung mapagod. Pero tingnan po muna natin at balikan natin ang mga naging mensahe sa mga kwento ng Ebanghelyo natin sa linggong ito. Nung Lunes, mismong ang mga masasamang espiritu ang lumapit kay Jesus at nagpahayag. Kinilala nila kung sino si Jesus. Ang sabi ng mga masasamang espiritu, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Pero yun mo yun, no? Sabi ng demonyo o ng masamang espiritu, anong pakialam mo sa akin? Kasi kung tutusin, hindi naman yung demonyo, no, ang inaalala niya, kundi yung sinapian niya. Natakot lang yung demonyo, pero biruin niyo, kahit ang demonyo, kinilala kung sino siya, ang anak ng kataas-taasan. Kabaliktaran ng mga taong naghahanap buhay. Kasi ang sabi ng mga tao na, no, dahil namatay yung mga baboy, dahil doon sumanib yung masasamang espiritu, nawalan sila ng kabuhayan. Kaya ang sabi, no, umalis ka na dito sa amin. Pinaalis nila sa Jesus dahil doon sa mga baboy. Dumating si Jesus para doon sa buhay ng tao, yung mga tao naman ay pinaalis siya para sa buhay ng mga hayop. Nakuha ba? Noong Martes naman, ang sabi sa kwento natin, dahil meron pong isang babae na 12 years nang may sakit, 12 years nang dinudugo, at kahit anong galing ng mga doktor
o manggagamot noong panahong iyon, walang magawa para mapagaling siya. Tanging yung pananampalataya ng babae na nagsasabing, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. At hindi siya nabigo, gumaling siya. Nung Miyerkules naman, nung dumalaw si Jesus sa kanya mismong kababayan, hindi siya kinilala. Kaya nagtaka si Jesus sapagkat hindi sila sumampalataya. At nung Webes, ang sabi naman ni Simeon, noon ang dalhin si Jesus sa templo, nang gawin ni Maria at Jose ang ayon sa kautusan na dapat ang lahat ng mga batang lalaki o isinilang ay ihandog sa templo. Pero nung makita ito ni Simeon, nakakita siya ng liwanag. Araw-gabi, no, itong si Simeon ay naghahandog sa templo, naglilingkod sa templo. Kaya ganun na lang yung kanyang kagalakan nang makita si Jesus. At ang paalala niya sa kanyang mga magulang ni Jesus, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami. Gising pa ba? Yuyukuan na kayo, no? Nung Biyernes naman, kahapon, ang sabi ni Juan Bautista, si Juan Bautista ay pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pagpapahayag ng katotohanan. At ano yung katotohanan na ipinahayag niya mismo kay Haring Herodes? Hari na to, no? Ang sabi niya, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Ito yung usapin sa pakikiapid, sa pangangalo niya. Kahit mapugutan ng ulo, ipinahayag niya ito. Yun ang kanyang misyon. Ang ipahayag at sabihin sa mga taong pagsisihan ang mga kasalanan. Hindi mainam kahit pa marami ang gumagawa, sabihin pa nating uso ngayon yan, Father. Pero ang katotohanan, hindi yan mapapalitan. At ngayon, sa dami nga ng pinagdaanan natin, pinagdaanan ninyo, ang paanyaya ni Jesus, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Yun yung relasyon, no? Hindi basta alipin o hindi basta trabahador ang turing ni Jesus sa mga alagad niya, kundi kasakasama. At doon ay pinahalagahan niya na kailangan ng pahinga ng mga alagad. Yung concern. Kasi sabi din, maraming taong dumarating eh. Hindi nauubos. Padami pa ng padami. Pero nakita ni Jesus yung kailangan din magpahinga ng mga alagad. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, kailangan mo rin ng pahinga. Kailangan natin, deserve din natin yan at deserve nyo yan. Huwag niyong, kasi minsan, trabaho ng trabaho. Kahit Linggo, nagtatrabaho ka. Pagod ka na. Pagdating ng pagod ka na, anong sasabihin mo? Lagi na lang ako, pagod na ako. Bakit? Pinagpapahinga ka, ayaw mo magpahinga. Kahit sa mga isipin sa buhay, hindi mauubos yan. Yung mga problema, noon pa mayroon ka ng problema, hanggang ngayon, yung pare naman ang problema, di ba? Pero magpahinga ka naman. Yung mga hayop nga, pinagpapahinga eh. Kailangan magpahinga. Ikaw pa kaya? Eh, kaya alam, baka trip mo talagang paguri ng sarili mo, no? Trip mo na yan eh. Tapos eh, drama-drama, emote-emote, feeling nakakaawa ka naman. No? Pag humarap ka sa salamin, mas maiinis ka kasi losyang ka na. Eh, kasi pinabayaan mo din sarili mo. Eh,
Si Kristo nga mismo, pinahalagan niya. Huwag mong pabayaan ang sarili niyo. Kasi yung minsan po, yung hindi sinasabing wag kang maging dedicated sa trabaho, ha. Hindi ganoon yung konteksto. Hindi. Pag sinabing oras ng trabaho, ibigay mo. Magtrabaho ka. Pero tandaan mo, mamamatay ka, ang trabaho mo maiiwan yan. May papalit sa iyong iba. Nagagawa ng ginagawa mo. So, para lang siguro, no? Para ma-enjoy din natin yung buhay. Habang ginagawa natin, habang tayo'y nabubuhay pa, sige. Gawin natin. Kaya lang kasi pag sinabayan natin ng, no, hindi ko alam, parang minsan ang gulo din kasi natin, you know? Napapahinga lang tayo talaga by force. Kung hindi pa nag-COVID, hindi tayo magpapahinga. Kung hindi tayo ma-COVID, hindi pa tayo maka-quarantine. Eh, minsan blessing din yun, no? Blessing na rin. Ba, makita rin natin yun, no? Na ang dulot ng COVID, o, teka lang, bago mo sisihin ng Diyos, paraan na rin yan para sabi, magpahinga muna kayo. Kasi lahat na lang, 24/7 bukas. Yung dating nagsasara, di ba, 10 p.m., sarado na nung COVID, naalala nyo ba? Kahit ang mga highway, yung mga station, gas station, di ba, 10 p.m., sarado na? Oh. Dati hindi eh. Pag nagbiyahe ka, wow, ang tahimik na. Pinagpahinga lang muna tayo sandali. Baka ganun din sa atin. No? Sa mga may sakit ngayon, baka isang paraan din na magpahinga ka lang. Kasi pag wala nang pahinga, kawawa naman yung katawan. Lalo kang hindi magiging effective sa trabaho kung ikaw ay mahina. Samantalahin po natin, Sabado, Linggo, magpahinga. Linaw? Okay. Malinaw naman pala. Sige po. Magsitayo ang lahat. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Solidad para sa pagbabalik-loob, pagsisisi, at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento.
Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eukaristiya na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen na Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen na Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen na Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen na Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang magpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa.
ng sakay taasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sakay taasan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ibagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon aming kakanin sa araw.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ka karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang,
Ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lumuhod po ang lahat. O salutaris hostia que celi pandis hostium bella premunt hostium. Purihin natin ang Amang nasa langit, pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin si Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid, at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal. At iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito, bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Amen. Tumayo ang lahat. Makasama
kapag ako'y nalulungkot at bigat sa problema, masulyapan lamang kita, Ina. Alam kong ako'y hindi nag-iisa sa pagpasan sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot na pangamba ay laging nagbabadya. Masundan lamang kita, Ina. Paglalakbay ay anong ginawa sa pag-asa na dulot ng iyong akay? Puso na ba?
Panginoon pong muli. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad, tayo pong lahat. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo, ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi, makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus upang ako ay matutong maghinagpis dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa inyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng iyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw, O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus ibinigay ka sa amin Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal. Nasamahan ako sa debosyong ito. Kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami. Ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat, katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo, mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras, lahat ng ito dahil sa masidhing pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Tumayo ang lahat. Pater noster, qui es in celis,
Sancti Piscet Tuum Nomen Tuum, Adveniat Regnum Tuum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Cielo et in Terra, Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostra, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Lumuhod po muli. Pangwakas na panalangin, naninikluhod ako sa iyong paanan, umahal na ina ng Diyos, bagamat sa wimpalad na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibig nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makainang mong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang wag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko ipinagkakaloob ang aking kaluluwa. O mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing tatlong oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo noong nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng abakong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibig kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at iyak na kaligtasan. Amen. Manalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, hayan ang iyong anak. Anak, hayan ang iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus, kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat,
lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman, ang lahat ng aming mga panalangin ay itinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo o aming Panginoong Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Santum Verbo Sacramento veneremur ser lui et anti cum documentum nobis et attribui preste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lausetum bilatio salve Panem di cielo priestitis tiei. Omne delectamentum in seam mette. Oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, ribueque sumus, et annos corporis et sanguinis tui, sacra mysteriam venerari, ut redemptiones tuim fructum in nobis iugiter sinciamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
sacratissimo. Benedictus sanguis eius. Preciosissimus. Santissimo altaris sacramento, benedictus sanctus spiritus paraclitus, benedicta Mater Dei Maria Santissima, benedicta Sancta Eius et Immaculata Concepta. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. A te clamamus, exsulis filii Evae, a te suspiramus, gementes et plentes in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris
Pray for us, Holy Mary, Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by her gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death. Through the same Christ, our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Father. Nuestra Señora de Sorno, inang mapatis ng mga bata na pasakit dahil sa Diyos na atas o nakilaka. Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y mapapabayaan, o ina ng aming buhay. Kami rin ay arin mo, ang anak kong minamahal, Nuestra Señora de Sol. Yes, sir.